Atok Benguet, a place where flowers bloom and clouds kiss the mountaintops. Bukod sa napakalamig na klima, ang Atok ay may ilan ding mga tourist destinations. Picturesque sunrise views and summits that give you a glimpse of the Cordillera mountain ranges. One would even assume na hindi na Pilipinas to. So pinuntahan namin para magkaalaman na. Kaya like and subscribe at samahan nyo kami as we spend one night in Atok Benguet. The world is yours. Strike them with your gold. Nagsimula yung trip namin dito sa bus terminal sa Pasay City, Manila. 2 weeks before ay nagbook na kami ng ticket papuntang Baguio City. 990 pesos nga pala yung nabook naming ticket via Klook. Solid North first class na bus at 5 a.m. departure time. Paano yung alin, bro? Baka kinakagat yan, bro. Click mo lang yung nab. Hey guys, nakasakay na kami ngayon sa Solid North bus. Medyo advance yung alis namin ng 10 minutes. Tulog muna kami dito. Yung biyahe namin papuntang Baguio ay inabot ng more or less 5 hours at nakababa kami around 10:20 a.m. Pagbaba namin ng Baguio, ramdam na agad yung shift sa klima. Naglakad kami papuntang Dangwa Terminal dahil doon yung sakayan ng papuntang Atok. Meron dalawang options ng transpo dito, bus at van. Pero dahil anim naman kami, nag-van na kami para mabilis kami makaalis. Ang sinakyan namin ay yung biyaheng papuntang Sayangan at 200 pesos naman yung pamasahe. Aabuti ng 2 hours papuntang Atok. Zigzag all the way to, pero napakaganda ng mga views na may kita mo sa bintana. Bumaba kami dito sa town proper ng Sayangan at dumiretso kami sa tourism office para mag-register at mag-book ng tour. Umarkila na rin kami ng transpo dahil medyo magkakalayo yung mga tourist spots dito. Kasama na yung bahay na nag-book namin. Huwag na huwag nyo isi-skip ang pumunta sa tourism office pag pumasyal kayo dito. Tulong na rin natin to sa mga lokal at kababayan natin dito. Matapos namin mag-ayos ng tourism staff ay niload na namin yung mga bagay namin sa FX ni Kuya Charles. At dumiretso na kami sa cabin na na-rent namin. Ito ang drop-off point papunta sa cabin. Right off the bat, ramdam mo na yung lamig ng hangin at yung amoy ng probinsya. Plus, nasa taas pa ng bundok yung cabin namin. Kahit saan ka lumingon, puro berde at asul yung makikita mo. Taas ng kailangan akyatin bago makarating dun sa cabin mismo. Ito ang Burton's Cabin and Yard, located at Englandad, Atok Benguet. 5,500 yung renta namin dito, good for 6 na tao. Merong kusina kung mahilig kayo magdala ng mga lutuing pagkain. Masasabi kong ito yung best place to stay in Atok if you're traveling in a group. Sa paligid ay marami kang matatanaw na rice terraces, mga bundok at makakapal na mga ulap, literal na sitting above the clouds. Bukod doon ay marami ring tanim ng mga gulay at bulaklak dito. At overall, sobrang presko at cozy ng cabin na to. Kaya tara, pasok tayo. Hello. Ganta na bibin. Iuwi natin. Iuwi natin. Para makarating tayo. Solid. Sobrang solid.
Hey guys, so punta kaming ano ngayon, Northern Blossom, hanggang 4:30. Doon na rin kami magdi-dinner. Lakas ng sunlight pero malamig yung klima, kapit sa balat. Okay lang. Kupo ay sa Batangas garden. Potato potato. Iba-iba na kasi. Nagpasundo kami kay Kuya para pumunta doon sa Northern Blossom kasi medyo malayo yung cabin. Hindi ko nasayaw. Feel so alive. Astro. Okay. 3:30 p.m. nung pumasyal kami sa Northern Blossom Farm. 15 minutes away mula sa bahay. Ang Northern Blossom Farm ay bukas tuwing Monday to Saturday. At ang entry ay from 6:30 a.m. to 4:30 p.m. Upon entering dito sa Northern Blossom, may kasamang tour guide across the farm. 250 each yung registration. That's the ticket. Gusto mo yung nakaganan yung paa? Gusto mo yung nakastar yung kamay? Travel hack. Kung ayaw nyo makisabay sa sobrang daming tao, pwede kayong mag-book ng transient dito ng Saturday to Sunday. At sa mismong Sunday, solong-solo nyo yung buong Northern Blossom Farm. Sometimes love is a river and strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Sometimes love is a dancer. Ang Northern Blossom Farm ay isang 3-hectare farm na punong-puno ng mga bulaklak. Bukod doon ay matatanaw mo ang mga kabundukan ng Cordillera Region. Kilala rin ito dahil sa mga picturesque sunrise views na masasaksihan niyo dito. Pila na lang talaga kayo ng maaga if yun yung time slot na hapon. Something happens in my mind. And every time I try to leave, you're keeping me occupied. As for us, ginusto namin yung medyo gloomy at misty na vibes. Kaya hapon kami pumunta. Halos kami nga lang tao dito nun, kaya sulit na sulit talaga. Nagstay kami dito hanggang sundown at unti-unti nang kumapal yung fog. Exit namin ay kinlaim na namin yung free coffee at tinapay na kasama sa ticket for 200. Ano po ang kamay? Sarap ng black. You can also watch a video I made for a detailed travel guide sa probinsya ng Benguet. Check nyo na lang sa channel ko. Pabalik na kami sa cabin. Just finished dinner. It's 6:30 in the evening. Balit na balit ka. It's 13 degrees Celsius right now. Nasa loob na lahat ng friends namin. Warm and cozy! No, bro. Para sa'yo! Mga bagong ligo. Yo guys, so dito na ulit kami sa cabin. Grabe, sobrang lamig pala dito. Oh my god, I tried to take a shower without any heating or warm or hot water. Parang ice bath. Ito yata yung pinakamalamig na place sa Pilipinas na napuntahan ko. Ang ganda. Puro ulap lang sa paligid. That tone won't reply. That tone won't let me... What the fuck, racist? Parang nagbigyan ka ng may...
Grabe lamig, no? 10 degrees. So, nangangaligtig po yung mga manok. Grabe yung 10 degrees. Ganto pala. Ganto pala yung 10 degrees sa Pilipinas. May tour kami. 7:30. Sunduin kami ng 7:30. So yeah, we're just getting ready. Roll out! Okay, mornings like this. Bago ang lahat, nag-small breakfast muna kami dito. Puto tsaka Mona ay solved na. Bumili na rin kami ng mga bahong inumin. Ang first destination namin ay sa second highest point ng Philippine Highway System, which is 7,400 feet above sea level. Ito ang former highest point hanggang 2018, ngunit nataasan na ito ng highway sa Tinok, Ifugao, which stands at 7,968 feet. However, the view from here is still one to behold. Putik! Isang souvenir hunting! Napansin! Okay, cellphone too. And a kunay. Matapos noon ay dumiretso kami sa jump-off point ng Mount Olis at nag-register for 10 pesos. May libreng kape pa. Benguet Arabica. Benguet Arabica na libo. Barako. Barako. It would take 10 to 15 minutes to reach the summit, which stands at 7,900 feet above sea level. Pwede rin kayo pumunta dito ng maaga. If you're lucky, you can witness a sea of clouds. Tinawag itong Mount Olis dahil sa mga ibon na madalas na pumupunta dito sa bundok na ito. Head back na kami sa cabin, pack up, tapos diretso kami La Trinidad. Meet up namin si Genji sa Baguio. This trip was definitely one for the books. At hindi ito yung last time na pupunta kami dito. We will definitely come back and stay for a bit longer. You're going home. Going on. Not really home. We're going to La Trinidad. Change location. I know you've had a really bad day. Bye-bye, Bert. This was how we spent a night in Atok, Benguet. And as always, give a thumbs up if you liked it and subscribe if you loved it. Maraming salamat po. It's gonna be okay.